For a few hours na din, sir. Sige, video mo para maintindihan mo. Takot daw ang unang naramdaman ni Marvin Ignacio, rider sa viral video ng harangis sa Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Magde-deliver sana ng lugaw si Ignacio. Pinapaliwanagan pa siya tungkol sa mga bawal sa umiiral na curfew. Dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Ano hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Di sana lahat ng pagkain bukas. Pilit daw silang pinapauwi ng mga ito at pinapasara ang lugawan kung nasaan siya. Hindi essential si lugaw. Sana bukas din si Bebe. Naintindihan? Eh. Ano pa dito? Kasi may permit naman po sila, ma'am. Galing lahat po may permit, sir. Lahat may permit. May ini-implement kasi tayo na curfew hour, sir. Paulit-ulit pa ang kausap niyang babae na hindi essential na pagkain ang lugaw. Sa takot na matikitan, nagpakumbaba na lang daw si Ignacio. Food po yung lugaw na hindi naman po namin insist kasi nga po ayaw po kami pakinggan. Nagpakumbaba na lang din po. Ayaw niya po tanggapin niya galit minsan na food po yung lugaw na pagkain din po sa essentials din po. Sana raw mas ma-orient ang mga nagpapatupad ng guidelines mula sa IATF para maiwasan na raw ang mga ganitong insidente. Sana rin po ma'am, yung mga barangay of yung mga nasa lugar ng probinsya like Bulacan, yan. Hindi po sila ganun na-reachable pagdating po sa grab food sa generation po ngayon. Sana po yung implement po ng IATF, BILG, sinusunod po ng LGU. Una nang sinabi ni Presidential Spokesperson sama sa pinapayagan ngayong ECQ ang food delivery. Curfew, tapos sabi niya yung lugaw, non-essential yan. So baka iba sa yung implementation sa baba. Ano mga policy? Private ang food delivery. Okay, so they're allowed, no? Oo. Tapos, pwede yung door-to-door because some, I think some substance hanggang gate lang. So, depende rin sa policy. Paalala sila, hindi ko na alam ng gagawin nila basta hindi ibuhuli ang A4. Diba, bahala na yung mga private subdivisions dyan. Okay, but as far as deliveries go, ni Ignacio, pinag-aaralan ngayon ng may-ari ng lugawan na maghain ng reklamo laban sa mga tanod. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang Barangay Muzon pero di sila tumugon sa mensahe namin.